Sarah nagpakitang gilas. Mga kababayan, si Sarah nagpakitang gilas. Matapos magpukukuda. Matapos magwawawala. Matapos mabash. Ayun, lumabas. Nagpunta, Baclaran. Oo. Kung ano-ano naman pinaggagawa kasama yung mga vlogger niya. Kita nyo. Ha? Nagpakitang tao na naman. Manang-mana sa tatay niya. Trapong-trapo talaga, no? Puta, nakuha mo pa yan. Buti sana kung mag-isa ka dyan. Kaso, lahat ng bodyguard mo nakapalibot sa'yo. Saan ka pa? Anak ng tinapa talaga. O, pasyo. Kita nyo yan? O, kita nyo yan si Sarah? Stress na stress yan. O. Umarap ka, oy! Mag-ingat, mag-ingat, mga kababayan. O, kita nyo? Napaka-plastic, no? Oh. Stress na yan. Stress na stress na yan. Oh, bago yan, may ginawa pa yan. Alam nyo kung ano? Eto. Oh, di ba? Sayaw, darling, sayaw, darling, sayaw. Wait lang, wait lang. Dito tayo. Oh. Sa masaya. Ito. Babang sa kalikonomiya, paano magpapakain ng aming mga pamilya. Sayaw, darling, sayaw, darling. Sayaw, darling, sayaw, darling. Ikending mo, ikending mo. Ikending mo, ikending mo. Sayaw, darling, sayaw, darling. Sayaw, darling, ikending mo. Ikinot mo, ikinot mo. Ikinot mo, ikinot mo. Oh. Oh, kalma. Yo! Saba! Saba! Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ano yung ikinot? Oh, ayaw nyo nang ikinod. Oh, ayaw nyo nang ikinot, ikinod mo, ikinod mo, ikinod mo, ikinod mo. Oh, di ba? Giling mo, igiling mo, igiling mo, igiling mo. Oh, kalma. Puta, antigas ng katawan. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Putang inasayaw yan. Ah! Hayop ka, Sarah! Talagang gusto mong kabugin yung mga tropa mo, ah. Diba? Meron niya sayaw dito, eh. Yung mga tropa niya. Oh, Sarah! Eto, oh! Oh! Ginsam na, murga ila! Ula! Oscar!
Sara! Dapat ganun ang sayaw. Ikaw naman. Ikaw naman, Sara, ha? Game. Pasok! Oh, kalma. Puta! Kalma. Inday na inday, ha? Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Si Sara. Putik na yan talaga. Lap trip talaga. May iyak ka kay Sara. Naku, promise talaga, no? May iyak ka kay Sara. Ibang klase. Ibang klase, mga kababayan. Sige, tuloy. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para... Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tatihan ka. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tatihan ka. Ayan! Ibang klase si Sara, mga kababayan. Saan ka nakakita ang vice presidente ganyan? Ha? Kay Sara lang. Diba? Ibang klase. Wait lang, ha? Nasisilaw ako. Wait lang, nasisilaw ako. Nasisilaw ako. Okay. Nasisilaw ako sa kagandahan ni Sara. Hoy, Sara! Putik na yan, ha. Ibang klase talaga. Anyway, o, oh, yan na natin yan. Mas magaling talaga to, eh. Oh, kalma. Oscar! Kalma. Ano naman ako bigyan ng dahilan para natin Hoy, huli ka, Manang Aimee. Ha? Oo, nasa Pilipinas ka lang, ha? Naku ka. Nasa Pilipinas ka lang. O, ito na, mga kababayan. Punta na natin to sa Trillanes. Grabe to. O, tignan mo, Sara, itong pinaggagawa mo. Pati itong mga nasa Kongreso, binabanatan ka na. O. At yun man lang sabihin mo, naukain mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Oh. Kung ako po si Senator Aimee Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap. Narinig mo, Manang Aimee? Eh kung sa, kahit sa akin eh, sa akin lang galit ako eh. Tapos gusto ko. Di ba? Manang Aimee, narinig mo? Kung sa akin sabihin yon, sa tatay ko yon, nako kahit best friend kita, tandaan mo, iyon na ang Mindanao, akin ang Ilocos Norte. Ganun. Bahala ka na. Talagang babanatan kita. Oo. Makikita nyo, si Congressman. Bilang anak, kung akin man lang sabihin mo, naukain mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Aimee Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Oo. Kahit sino, mga kababayan, biruin mo, pinaglaban mo ng 3 dekada mahigit, tapos babastusin nang isang lukalukang katulad ni Sara. Tapos kinakampihan mo pa. Siyang ka pa. Diba? Sara. Aimee. Ano masasabi mo? Hanggang ngayon di ka pa nagsasalita. Inaantay ka namin, ha? Sara, ay ano, Aimee. Naantay ka namin. Kung ano sasabihin mo. Baka sakaling magbago isip namin. Biruin mo, kinakampihan mo to. Ito. Ito. Tingnan mo. Oh.
Sayaw. Oh. Oh, di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Yan, yan ang kinakampihan mo, Manang Aimee. Abay, Diyos ko, maghunos dili ka, Manang Aimee. Kasi yung mga tao sa Kongreso, marami nang nagpahayag ng kung ano-ano, nakikisimpatya sa tatay mo. Pero ikaw, sarili mong ama, binabastos na. Sabihin na natin kaibigan mo siya. Pero para sa aming nakakakita, isang malaking kalokohan ang ginawa niya. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba, mga kababayan? Di tayo papayag yan. Pero si Manang Aimee, kahit nagbigay pa yan, wala akong pakialam. Oo, pero kung dadagdagan mo yan, mag-iisip na ako niyan. Ah, Manang Aimee, kahit tatlo lang gold bar. Oo. Muntik nga ako matali sa puso sa galit, sabi dito. Putik na yan. Hindi, naano ako sa ilaw. Kaya nagsalamin ako. Oh, ito na, mga kababayan, pasok natin. Bilang anak, kung ako po si Senator Aimee Marcos, sinabi sa tatay ko yun, patagay ko. Hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. Ha? Totoo yan. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. Oh. So, sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang narinig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na. Oo, kita nyo, parang nasa inuman lang, Addictos Rex, Ernesto Villanueva, Yaya Marbel, ano? Totoo ka! Si Sarah parang nasa, sabi ko nga parang nasa palengke lang. Parang nasa kanto lang. Diba? Parang nasa kanto lang. Parang askal. Diba? Yung askal, alam niyo yung askal? Kung saan-saan nagpapatira ang askal. Oh. Diba? Makikita niyo na, madadaanan niyo pa. Minsan kinaiinggitan niyo. Diba? So, paano kinaiinggitan nyo? Pag nakikita nyo na may ano, kaanuhan. Tapos maalala nyo, kagabi di kayo na ano. Samantalang yung aso, inaano? Aba, grabe. Buti pa't mapapasabi na lang kayo ng sana all. Oh, kalma. Baby, kalma. Kung bigyan ng dahilan para tabihan ka. Sige, tuloy. Biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyan. Pero wala pong ganyan. Wala. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin... Ako nung isang araw yun, nung Friday yun. Oo. Actually, imbitado ko doon. Kaya lang, marami na naman maiinggit pag dumalo ko doon. Kaya sabi ko, wag na lang. Oo, nung Friday yun. Birthday ni E.S. Bersamin. Oo, yung pinalitan ni ano, yung pumalit kay ano, kay Vic Rodriguez. Oo, inimbitahan ako eh. Kaso, naisip ko, pumunta nga lang ako sa Thailand, marami ng galit na galit eh. Paano pa kaya pag nakita ko, kasama doon, di ba Laila Collins?
Ay, mas okay na lang dito na lang ako mag-vlog kasama nyo. Diba? Masaya pa ako. Wala pang magagalit tulad nung idol nyo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Ah, bukas lang maiingit sila. Ah, ito na. Ano na? Hmm. Sa presidente. Oh. Pero hindi ko po nasabi. Kasi baka... Diba? Ano sabi niya? Oh. After yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni ES Bersamin. Oh. Pero gusto kong sabihin sa presidente. Pero oh, hindi ko po nasabi. Kasi baka... Oo, oh, wag mo na sabihin. Baka sabihin, sul-sul ka rin. Diba? Alam mo naman ang presidente, dahil espirito. Di naman pinapansin yung mga ganyang mga banat na pang loko-loko. Diba? Tatawanan lang ni Pangulo yung mga ganyang banat nung isang loko-loko na busy presidente nyo. Nako, mga kababayan, hindi papansinin ni Pangulo. Ganun si Pangulo, mga kababayan. Tingnan mo, pati nga tatay ni Sara, sinabi na hindi na siya mananalo. Oh, panoorin nyo. Pasok! Ka nang mag-ambi. Bago ang lahat. O, paalis ka na ba, Laila Collins? Kailan? Kailan mo gusto? Kaya lang, ang balik ko, sa A1 pa. Bukas alis ako. Tuloy-tuloy ang biyahe ko. Kaya ang balik ko, A1. So, magkikita pa ba tayo? Mukhang malabo. No, malabo na. O, eto na. Kita mo naman, oh. Tatay Digong! Ni Lukalukan Sara. Lyra Broiner. Ito na. Ha? O, sige, hintay mo ko ha. A1. Okay, pasok! Huwag ka nang mag-ambisyon. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2028 presidential elections. Oh, wala na. Huwag ka nang mag-ambisyon kasi talo ka na, Sara. So, X na si Sara, ganon. Mismong tatay na niya yan, ha? Sinabihan na siya. Huwag ka na mag-ambisyon. Oh, paano yon? Tapos, pinipilit yung mga DDS kayo? Patakbuhin yung idol nyo? Eh, halatado namang loko-loko? Oh, ano masasabi nyo? Ha? Ano masasabi nyo? Ano? Ekes na. Tatay niya na yan mismo. Huwag ka nang mag-ambisyon. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2028 presidential elections. Giit pa niya, pupor pa na si House Speaker Martin Romualde sa pagkapangulo. Nasa... Si hacker naman, huwag kang mag-alala. Kakampi ko si bro. Oo. Huwag ka mag-alala, kakampi ko si bro, hacker. Tandaan mo. Oo, ha? At kung sakaling may mangyari sa akin, handang-handa na ako. Tatanggapin ko ng buong puso ko. Pagkat ako, nagawa ko na lahat ang gusto ko. Ha? Oh, alam mo na, hacker. Oo. Oh. Tuloy, eto na. Oo. Huwag ka nang mag-ambisyon. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2028 presidential elections. O, oh, diba? Oh, ayaw na, ha? Ayaw na ng tatay, ha? O, oh, tapos... Putay na, hacker. Sabi ko na nga ba, ikaw yan, eh. O, oh, ano ba? Wala na bang iba? Bayaran na naman. Iba naman, baguhin mo naman ba? Ang bira kayo talaga. Porque nagtawiran na yung mga kakampi nyo. Bayaran na agad. Malaki siguro binayad sa... Bakit? Kailan ko pinagtanggol si Tambaluslus na sinasabi nyo? Eto, pagtatanggol ko? Kailan? At saan?
Diba? Paki-explain nga, ikaw talaga, hacker. Sabi ko sa'yo kasi, lagi ka lang dito para matuto ka. Palibasa ang pinapanood mo, yung mga tanga. Kaya tignan mo, nahahawa ka na sa kanila. Ay, diba? Nahahawa ka na sa kanila. Hindi kita masisisi, ha? Kung magmukha kang tanga. Kasi lahat ng pinapanood mo, mga tanga. Diba? Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Hindi tayo close. Huwag na lang mag-ambisyon. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2028 presidential elections. Giit pa niya, pupor pa na si House Speaker Martin Romualde sa pagkapangulo. Eh, kahit ako, ayoko rito. Basta iba gusto ko. Kung gugustuhin niyo yung gusto ko, thank you. Kung ayaw nyo naman, irerespeto ko. Ganun lang kasimple yon. Oo. Diba? Sa mga hindi marunong rumispeto ng mga gusto ng may gusto, bahala kayo. Basta ako, kalma lang dito. Our beloved, Boss Mike, Severa!